the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And your spirit. Coming together as God's family, we come to the disaster of our pardon this time. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have committed this sin in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have been doing. Through my fault, grievous fault. Therefore, I ask that the very ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who consecrated the abundant principles of the Roman Church, with the blood of the martyrs, grant to pray that with firm guidance, we may together in those strength from so great a struggle, and even in every joyance of the triumph of faithful love, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen.
Jesus got into a hole and his disciples followed him. Without warning, a violent storm came out of the lake and the whole began to be swallowed by the waves. Jesus was sleeping soundly, so he made a way toward him and walking. Lord, save us. We are lost. He said to them, what is your parents? How little faith you have. Then he stood up and took the winds and the sea of us. Complete calm and shoot. The men were now wounded. What sort of a man is this? He said, but even the winds and the sea obey. The gospel of the Lord. Yung po ating ipamedyo ay ipamedyo natin na nakalipas na dalawang linggo na isa kong bigyang pansin ay nagkataon ako sa ay tinutunan tayo hindi naman isang paniniwala ng
mismo sa panahon ng sakuna. Ngunit bahagi mo na mo sa limining niya tayo ng kapangyarihan na ito ay hindi natin pagandaan at pagkahilatan. Sisabi na yun, tayo ay kukulatin. Tayo ay gigisingin. Na kung ang pangyayari ang katulad sa Jesus, ginising ng kanyang mga labat. Hindi gawa ng lakas ng tao. Hindi gawa hangin na tumatapi sa kanilang katawan. Ngunit ginising sa Jesus gawa ng kawalan ng pananalig ng kanyang mga apostles. Gawa kanilang pagiging tawagin po natin pagiging hysterical. Gawa ng kanilang tao sa lakas ng hangin at ng mga halo. Yun ang umising kay Jesus. Kawalan ka na lang kawala ng pananalo. Kaya po, bahagi na isang mas maliwanag ng Patrus, lalo na kung hindi naman sa larapan ng kalikasan ng si maraming mga aspeto ng buwan. Itong nakarapang Biyernes, medyo nagkaroon ng promosyon sa United States. Gawa ng ng Supreme Court of the United States of America at saka ng Supreme Court ng Mexico na umapayo sa same-sex marriage. Siya po yung mga bago, mga hapon din ako sa debate at umigisip na patulang sa ating pananampalataya. Kaya maging ano yung bahagi ng nawagin ng pagkakos niya ng pinakalala, inahalaan na lumad natin ng aming pananalig sa Diyos. Kaya huwag na makakala kayong aspeto na mga kinakarawag natin acts of piety, mga pamamaraan ng kapanganan, pagdarasal, darasal ng Santo Rosario, yung maliliit na pag-aalay natin ng ating paghihiraw, yung ating mga pagtawagin natin ay mga maliliit na mga panalangin, mga pagdarasal ng pera, yung pagtalo namin sa Banal na Sakramento sa altar, ay ilan lamang po na po sa tingin ng pagpulong kasi na pinawag natin kalimutan. Pinabatalo natin kalimutan. Lalo na po sa ginagawa po natin gawain ng kapalan. Acts of piety. Kaya huwag po natin kalimutan na kapag tayo ay nagtatasal. Hindi lang kung tayo kung ginagawa natin ang bagay nito. Bilang bahay ito po ay nagpapalatay ng ating pananampalataya. At ibig sabihin ng pananampalataya na ang Diyos natin ay may kapangyarihan. Na hindi sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya doon mo hindi na po sa ito ay tinibay. At kuminsan, tayo na kung hindi niya napaliwanagan, pero dahil sa ating mga ngayon, pagtuturo, lalo-lalo na sa pagpapalataan ng mga
Ngayon po yung patuloy natin ibigyan ng higit ng pagpapahala. Ito yung ipanalangin natin na lumalim ang ating paralangin sa Diyos na may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan na kanumang marito sa ibigin nito kasama ng Diyos ng
Receive, O Father, the offerings we bring in commemoration of the holy martyrs, and grant that we, your servant, may be proud and steadfast in compassion for me. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up, Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For justice to your beloved Son, creating the human race, and also to me with the great goodness you pour in the moon. And so it is why the Lord will create your Son, you, all the redeeming creation, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we do extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Through him and in him and in him, O God Almighty,
Gracious God, please have this and allow for your mercy that we all may be promising. And save from all these blessings, we await the blessing of the divine of our Savior, Jesus Christ.
to give us health of soul and body. Amen. Let us pray. In all of us, of our patron saint,
St. Martin de Porres, na marami tinusulan niya yung pagkatalo sa banal sa kanito sa atal. So kung sino po kayo interesado, so pwede pong gawin natin yung include. Maaari po sa website ko, kung set nito, sa susunod na website ko naman set nito. So, maaari yun yung pagbibigay ng mga trabaho po sa magtatala. Pero pwede rin tayo malagay na pwede magtala, pwede maling ganun. So, pero ito yung explore ako kung ilapang. Pero yun yung rights na pagbigyan ng pagpapahalaga. Every Thursday, 7 to 7. So, kung ito po siya, kung ito yung order required, kung ito po ay 11 hours, 20 po katalo. Na maganda lang. Katulad sa Martin de Porres, ng isang oras. So kung ngayon mo interesado, pwede yun natin manumasimulan sa webes na ito. Pwede. Kung hindi naman, hindi sa susunod na webes. So yun po ay bahagi po ng ating pagkilos, praktikal na nanggagawin po mismo sa ating paninigay. Sa tulad ng ipinakita ko sa mensahe natin ngayon sa araw na ito, sa pakitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, na igilis sa kapangyarihan ng daigdig na ito. So, andyan po si Sister Bill para po sa ito ay pwede sa Webes. Kung hindi naman, pwede natin siguro ay sa ayos, ipwede po sa ating kakailangan kung kailan natin makakayanan. Pero yun po yung nakikita ko ng solusyon para po makalago ang ating dibusyon. Kung tusin po dalawang dibusyon niya, isang matang forest at sa mahang puso ni Jesus. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love of our Lord Jesus Christ. Thanks.